Hey, magandang araw sa lahat. So, dito naman tayo. So, na-final na yung unit. So, mag-final setup na tayo ng mga accessories natin. So, ito yung mga accessories. So, itong unit pala ni Sir, binilan niya ng bagong rain visor yung unit niya. So, yung visor kasi niya, medyo may mga gas-gas. So, naplano siya, nakabila na lang ng ganito. So, iwan ko lang kung saan niya nabili yung rain visor nga bago. So, makapal naman. Parang original yung kuha niya. Yung dating. Pero parang, siguro original to. Pero sa akin lang, para replacement. Pero maganda siya na original or replacement. Pero maganda siya. So, ito na, alagay na natin. Fix na. So, ito yung process talaga ng ito order natin. So hindi dapat ilagay yung mga accessories mo, hindi pa na-final ang lahat para hindi magbalik-balik. Yan. So, na-final check na kami. So, more final check talaga sa paggawa ng setup, sa pagtrabaho ng setup ng units. So, hindi siya sulo. So hindi siya no, hindi lang isang bugahan ng pag-checking. So madami na lang i-check sa units bago siya i-release, kasi yan talaga yung process natin na kailangan talaga yung ma-fix talaga yung dapat i-fix. So hindi man totally 100% talaga, pero surprise kasi ito, chap-chap, galing chap-chap. Tapos, convert, kalansay na naman, so hindi sa symbol, asymbol, so marami talaga procedure. So kailangan talaga ibalik talaga yung mga dapat ibalik. Yan. So, ito. So kailangan fit na fit itong guan. Yung paglagay ng visor. Kaya pa na sit? Kuhan lang? Umot, maguna. Ito na pagtao sa visor ba? Wala ka, ay, sa wiper. Kaya nag-andal sa umot siya. Kalira na. So, yan. Sumat ko lang kung tama ba ito. Okay. Sakto-sakto. Align. So, align talaga siya pag makuha mo lang yung groove. So, pag malagay. So, napagaganda. So, look like brand niya talaga. Visor lang sa kalam. So, yun. So, nalagay natin visor. Saka yung Android niya. Ito yung Android natin. Is 7 inches lang yung Android natin. Actually, mas maganda naman talaga kung ganito lang yung quality. Pero, depende pa rin talaga sa client. Pero, yung standard ng setup talaga namin is 7 inches lang talaga yung dapat kami nilagay. Kasi para look like standard pa rin yung anggulo ng unit. So yung dashboard niya parang standard pa rin. So 7 inches Android. So pag sabing Android is Android siya, so pwede siya sa lahat. Para na siyang cellphone na Android, so pwede ka maka-download ng, pwede mo i-download, pero may memory lang siya na limit is 15 gig. And ang RAM nito is 2 gig RAM. So ito yung Android at ito yung frame ng DS17. Yan. Yung frame ng infotainment niya. So bicoloran namin ng color namin ng choco brown. So actually ito yung requested na client natin kasi matte black yung dashboard niya. Kita mo yung dashboard niya, mat. So matte black yung dashboard niya. Yan, i-close up daw. Yan, matte black siya. So ito, tsaka ito. Ito pala, pinalitan ng bago ni Sir din, yung Airbnb. Yan, so, bago siya. Tsaka itong color, tsaka yan. So, dito yan ilagay. So, isi-sit up namin yan, fix talaga. Hindi yung upuan. Ito yung upuan niya. So, marami pang
Yan. So, yan. So, so marami pa ang dapat talagang i-fix. So, may maglagay pa tayo ng dashcam dito. Pero andito na yung harness niya. Naka-prepare naman. So, ilagay na lang yung kwan. Isa-install na lang. So, ito talaga yung process ng minivan. So, main surplus. So, di talaga natin expect na brand new labas. Brand new yung parang labas niya ba. Pero, sinasiguro naman natin na yung resulta ng units is parang look like brand new lang. Yun. Kasi use naman ito sa Japan, marami talagang pinagdaanan nito. Actually, yung iba, basura na daw sa Japan, pero ganyan man talaga. Basura man talaga ito sa Japan. Smile! High five! So, basura man talaga ito sa Japan, so huwag na lang natin i-kuhan. Basura na nga, i-lockdown pa yung basura sa Japan. Pero yung basura sa Japan, malaking tulong dito sa atin sa mga akma lang sa buhay yung pamumuhay na magkaroon ng minivan. Pero di lang talaga yung akma lang, marami din yung mga may kaya kumukuha na din ito kasi parang kuha na kasi ito eh, parang kumbo sa uso ba, pasok sa uso sa sasakyan. So itong unit, may kamahalan talaga ito na unit, so, hindi talaga expect na mura lang talaga ito. So, then, yun lang, i-prepare muna namin itong unit bago namin i-release. So, marami talang i-fix, dapat i-fix. So, hindi na yun, pagtapos ng painting, walang i-fix. So, kailangan i-fix talaga. Pati yung loob at saka yung makina. After ito, ma-install na namin lahat ng mga accessories. Dyan na kami mag-final ng linis. Yung kagaya ng ginawa namin sa video sa Kinditon Red na D17W. So salamat sa mga nag-shoutout pala kay Sir Mones at saka Sir Villa. Isa sila nag-order ng D17W4x4. Pero waiting pa yung unit nila kasi minsan na lang kasi yan dumating dito sa Pinas. Nung isa, nakakuha na tayo ng isang D17 4x4 from Masbate. So yun. Yun mga waiting na order. So, yun lang. So, salamat sa iyo. Salamat sa pala sa mga nag-antay ng dalawang client natin. So, willing to wait talaga sila mo. Antay ng 4x4 D17W. So, marami na tayong D17W na na-setup. So, kailangan talaga yung setup talaga ng D17W is kailangan talaga i-prepare talaga lahat kasi may kamahalan. And then, dapat sulit din yung bayad nila. So yun lang. So makita lang konti yung mags. Yan. So R15 yan na mags. Yan. Ito talaga yung setup natin. Yan. Okay na yan. So yun lang muna. So antay-antay na lang sa finished product natin na i-vlog natin itong unit na ito. So willing to wait naman si owner. So hindi naman siya nagmamagdali kay gusto kasi niya na maayos talaga yung unit ng na-expect niya na maganda yung resulta. So yun lang, magandang umaga at magandang araw sa inyo sa lahat. Thank you!